So maaaring pamilya na sa atin yung ating scripture, sapagkat I do believe na nadaanan natin ito kung tayo po ay dumaan sa evangelism or sa growth studies. Hindi na sa atin bago ito. Di po ba? Hindi na siya bago. At sa pagpuna ito, itinuro sa atin how we will have eternal life. And that is through Jesus Christ alone. Not by the law. Fulfilling the law. Why? Of course, wala naman kasing una sa lahat nakatupad sa law. We know na kapag nag-commit ka ng or hindi mo natupad yung isa, hindi mo na natupad ang buong kautusan. And so fulfilling the law will not give you eternal life. And of course, itunuturo din sa atin sa tagpo na ito yung pagmamahal sa salapi o sa wealth. You cannot serve two master, ang sabi ng ating Panginoon sa ibang tagpo sa Biblia. At ganun din ang itinuturo sa ating scripture. Hindi ka makakakamit ng eternal life through your wealth. Through your wealth. Ang sabi nga sa ng ating Panginoon, ang tinuturo niya sa atin dito sa tagpo na ito, yung two action words na kanyang binanggit. Come. Follow me. And I do believe when God say, when Jesus said, come, tayo po ay tumugon na sa panawagan ng ating Panginoon. Because we are here. Nasa paanan tayo ng ating Panginoon. Nagkakatalo na lamang po tayo doon sa follow me. At napaka sarap na ng ating mga kinanta, di po ba? With all I am, I commit again. Ang sabi natin sa kanina, to have a servant heart, heart of a servant, kailangan nating sumunod sa ating Panginoon. And so, who wants to follow Jesus? Katulad ng ating tanong ng ating Panginoon sa rich young ruler. Who wants to follow Jesus? Meron po ba dito sa ating church? Parang wala naman yata eh. Sige nga, magtaas nga ng kamay. Parang kukunti lang eh. Tandaan po natin, pag kinakaya natin ang ating Panginoon, ikakaya din tayo ng ating Panginoon. And so, let's raise our hands. When we ask, we want to follow Jesus, yes. We want to follow Jesus. I do believe na ang bawat desire ng bawat isa na narito is to follow Jesus. Kaya nga napakasarap ng ating pagkakantahan kanina. Talagang tugma-tugma eh. Talagang tugma sa mensahe ng ating Panginoon. And so, do we have that desire? Yes, I do believe. Ang question is, when we follow Jesus, there is something to give up. Sa tagpo na ito, yung wealth ang kinanti ng ating Panginoon. You lack one thing. Sell your possessions and then give it to the poor. Ang kagandahan po mga kapatid, wala, hindi na natin kailangan. Hindi na natin kailangan ibenta ang ating mga possessions. That's the good news. May possessions ba tayo? We have some. Pero ang itinuturo sa atin sa tagpo na ito, we don't have to sell our possessions. But to give back lamang, yung portion nga, di ba? Ang tinuturo na sa atin ng ating Panginoon, be a cheerful giver. Cheerful giver. Of course, tinuturo pa rin sa atin ng Panginoon to give. Ayun nga lamang, hindi na katulad sa rich young ruler na ito. But, he is asking everything sa atin. Hindi po nawawala iyon. Yung everything, at yan po yung ating pag-uusapan.
yung everything na yan. At isa sa mga lyrics yan ng ating kinanta, to serve His will for all eternity, ang binanggit sa ating kinanta. Serving you for all eternity. That's everything for us. And so, paano ba tayo makaka-follow thoroughly sa ating Panginoon? Paano nga ba? Paano ba natin makikita sa isang tunay na Kristiyano kapag siya ay tunay na sumusunod sa ating Panginoon? Meron pong ano? Meron kayang ano? Meron pong pagbabago. There is change. Ang sabi po ng mundo, change is constant in this world. Totoo. Change is constant. At sa isang Kristiyano, change is inevitable. Diba? 2 Corinthians 5.17 pa lamang eh. Kung sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang na. Behold, the old has come. The old has gone, the new has come. So merong pagbabago. At yun ang tinuturo naman sa atin ng Bible. Romans 12:2, diba? Do not be conformed in the pattern of this world, but be renewed, diba? Maging sa sinabi ni David sa Psalms 51:10, create in me a clean heart, O Lord, and renew a steadfast spirit within me. Mayroong pagbabago. But how do we start change in our life? The next big question. Yung pagbabago po is a critical turning point ng ating buhay, Kristiyano. There are at least 2 critical turning points ng ating buhay, Kristiyano. One is the crisis of belief. May mga belief tayo noon na hindi pa natin tanggap, kumbaga. At sa patuloy na pag-aaral, I know and I believe na nasasagot ito at nagiget na natin. Yung Trinity, mga basic, di ba? OSAS, once saved, always saved ba ako? Once we step doon sa crisis of belief, then comes yung turning point natin sa pagsunod natin sa ating Panginoon. So, anong klaseng pagbabago ba dapat mayroon ng isang Kristiyano? Dapat ba kailangan na perfect attendance sa worship service? Yun ba yung klase na pagbabago? Noon kasi patlang-patlang eh. But now, tuloy-tuloy, of course it's a sign. But that is not what God wants only to us. Serving in ministry, yun ba yung pagbabago na isang ating Panginoon? Isa lamang iyon. But still, we can serve God without following Him. Iyan din po ang isang masakit na katotohanan. Yung tunay na pagbabago dapat maging sa amin. Ang pag-preach ba? Yung pag-teach? Iyan ba yung pagbabago na isang ating Panginoon? Hindi lamang po yun. Not at all. Not at all. Ang sabi ng Bible. Because sometimes it is our way to say that we are serving the Lord. Mayroong, kumbaga, denial. Hindi yung pagsiserve pa rin natin sa ating Panginoon ang basihan. But ang sabi nga sa ating kanta, yung buong buhay natin, hindi lang ang portion ng ating buhay. So adjusting our life to God, yun po yung critical point na dapat nating malampasan at ituturo sa atin ng ating Panginoon. Adjusting our life to God, yung critical point to follow Jesus. Kaya naman ang pamagat ng ating ng mensahe ng ating Panginoon, follow me,
Hindi po follow Kuya Eric, follow ako or ang elders and deacons, but follow only Jesus. Hindi po itinuturo ng simbahan ito yung fanaticism. We are not fans of one specific person or a group of persons, but only to our Lord Jesus Christ. Have you ever wondered why in every machines mayroong mga knobs? There is something to adjust. Naitanong niyo po ba sa inyong sarili? Sa aking line of work, marami po. Sa camera, sa security, sa access, sa intrusion, sa burglar, marami po siyang ina-adjust to get the perfect, the desired wants ng security department. Sa trabaho ni Kuya Chris, mismo siya sa alignment, kailangan i-align eh. Hindi po pwedeng naka tabi ni iba yung ano, manibela tapos diretso yung gulong. So kung ikaw yung nagda-drive, aba, eh may discomfort. And I do believe in every medical equipment. Makikita niyo yan. Even in our cell phones. Di ba meron siyang calibration na tinatawag sa ating mga screen. So there is something to adjust. And to follow Christ, we have to adjust our life to God and not vice versa. It's not God who will adjust sa ating mga wants o sa ating mga nice lamang. And so, there is a necessary adjustment in our life. The necessity of adjustment. Again, hindi po tayo magbibigay ng example as per sa buhay ni Kuya Eric, ng elders and deacons, but always biblical. Biblical accounts lagi. Because we know we tend to sin. At hindi natin magagawang ehemplo, magandang ehemplo talaga ang ating mga buhay. Let's see biblical accounts. So, if we choose to make adjustment, we can go on to obedience. But if we refuse to make the adjustment, what will come, we could miss what God has in store for our life. Why? Simply because we are refusing to join God in what He is doing. And so we need to make a major adjustment in our life to join God in what He is doing. So, ang unang example natin is Moses. Kung nababasa niyo po, basahin niyo. Ito po ay nasa Exodus 3, 1, 2, 10. Ito po yung tagpo na kung saan nakita ni Moses yung burning bush. Nandoon na siya sa, mayroon na siyang asawa, anak, at tinetend niya yung flock or shepherd siya ng mga sheep ni ng kanyang father-in-law na si Jethro. Makikita natin sa tagpo na ito that Moses is quite comfortable sa kanyang buhay. Komportable na siya sa buhay niya. Bakit? Ano ba yung nangyari? Di po ba tumakas siya sa Egypt? In exile siya? Pero ano yung naging bunga? Nakatagpo niya yung kanyang mapapangasawa, may mabait na father-in-law, komportableng buhay, shepherd. At alam naman po natin that shepherding is one of the ancient job noon. At sa tinetend na flock ni Moses, hindi lamang kukunti yun, kundi sa marami. So makikita natin na mayaman at this point of time si Moses through his father-in-law. So he is secure, comfortable in his life. But then again, nung tinawag siya ng ating Panginoon, ano ang sabi ng ating Panginoon? I need you to go again to Egypt and then deliver my people.
Mahirap ba yun? O madali? Yung bayan na pinakasa mo, pababalikan ka ni Lord? Yung comfort zone mo, aalisin ka? Hindi po. Second, David. The same job. Shepherd din po si David. Pero ano ang plano sa kanya ng ating Panginoon? Manatili ba na shepherd? No. He wants him to be a king. At alam naman natin yung kwento sa 1 Samuel. Ano yan nangyari sa susunod na yan? Naging great warrior siya. So from being comfortable sa pagtetend ng flock, naging mighty warrior siya, and then naging hari ng Israel. And so David also had to adjust his life kung ano ang plano sa kanya ng ating Panginoon. Peter, Andrew, James and John, yung magkapatid na Peter and Andrew, yung magkapatid na James and John. Ano po ang ginawa sa kanila ng ating Panginoon nung nakita? Ang sabi po sa kanila, come and follow me. And immediately, they follow our Lord Jesus Christ. Iniwan yung kanilang mga job and maging kanilang mga ama. Kung nababasa po natin. So again, this group of persons are comfortable in their lifestyle. And yet, nung tinawag sila ng ating Panginoon, no hesitation at all. Maaaring si Moses, di po ba? Alam naman natin, kung makakalusot si Moses, lulusot. But David, Peter, Andrew, James, and the disciples, no hesitation. Immediately, they follow our Lord. So ano po ba ang common denominator ng mga tao na ito? Comfortable life. And so the point is, we have to give up our comfort zones sa ating Panginoon to adjust sa nais ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay. This is the question. Have you come to the point in your life that you are willing to yield everything, church? To yield everything to the Lord in order for you, for us, to follow Him? Ito po yung laman ng mensahe ng last Friday. Yung brokenness. For us to be molded, to be used again ng ating Panginoon. Ano ba ang kailangan? Kailangan i-broke muna tayo, i-break tayo eh. At dito ang binibreak sa atin, our comfort zones ng ating Panginoon. Madali bang i-give up yung comfort zones na ito? And then you go to magulo. Of course not. Of course not. But this is what God is asking for us. To give everything. Na maaaring sumagi sa isipan nyo, saan po naman kuya mababasa yung sinasabi mo na i-give up yung everything? Eh, sabi nga ni Lord, ano lang, come and follow me. Wala naman sinabi nga ni. Or specific. Tignan po natin yung 2 Corinthians 8:9. And this is the best example na maaari natin makuha sa salita ng ating Panginoon. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though
He was rich, yet for your sake, for our sake, He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. Ginibak din naman ng ating Panginoon yung everything eh. The best example. And so, ang sabi nga sa Bible, there is no slave greater than his master. And so, if our master give his life for us, ganun din naman dapat tayo. Ibigay din natin yung everything natin. Kaya nga, di ba, sa 10 utos, yung first command, love the Lord with all your heart, your soul, your mind, your strength, all. Hindi sinabing some or portion, but all. Because our Lord Jesus Christ exemplified this. So we don't have any justification to give all then. So Jesus emptied himself of everything by dying for us, for you and me on the cross. And this is the major adjustment. Major adjustment. Nobody can surpass this. Ang sabi nga sa pag-aaral, yung impossible thing na kung saan ang Panginoon, ang Diyos, magsasakatawan tao, hindi mo maiisip yun eh. But God do it for us. This is something na impossible, but yet with God, all things are possible. So what are the kinds of adjustment in our life na binabanggit? What are these? The kinds of adjustment. Basahin nyo na lamang po. Matthew 5:43 to 48. Love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, ang sabi, love your enemies and pray for those who persecute you. Ano po ba yung adjustment na itinuturo sa scripture na ito? Circumstances ng ating buhay. And I say every circumstances in our life. Because this, ang sabi, love your enemies. Wow. That is something. It covers everything. To love your enemies and pray those who persecute you. So all circumstances in our life. These circumstances includes in our workplace. Love your enemies. Kung meron mang injustice na meron tayong nararanasan in our job, in our finances, actually in every part of our life. Two, ang sabi naman sa Matthew 20:20-28, alam na rin po natin yan. Ano naman yung adjustment na itinuturo dito sa tagpo na kung saan hinihingi ng nanay ng magkapatid yung left and right sa throne ng ating Panginoon. Adjustment that has to do with our thinking. The way we think. Our methods. Our prejudice. And, of course, yung adjustment natin sa mga relationship. Maaaring sa tagpo na ito, nakikita natin, diba? Lumalagpas na sa boundary yung magkapatid. Kaya nga, diba, nagtaasan yung kilay ng mga ibang disciples. Left and right? Wala ba namang ano? Right lang? So yung relationship
umaano na sa boundary, lumalagpas na. With our family and friends and of course, etc. In Matthew 6:5-8, alam din po natin yan, yung tagpo na yan. Basahin nyo na lamang po. Adjustment in our actions. Kung kanina, yung ating way of thinking, yung ating methods, yung ating mga relationship, at this scripture, this passage, yung ating mga actions. How we ought to pray, how we give, how we serve the Lord. Makikita po natin dyan. And in Acts 10:9-20, ito na pagdaanan, napag-aralan ng mga nasa Sinai. Dito, sa tagpo na ito, perplexed si Peter. Kung bakit yung kaligtasan ay ibinibigay din ng ating Panginoon sa mga Gentiles. Sa mga Gentiles. Hindi niya lubos maunawaan. Tapagkat ang pangako ng Panginoon, ang kanyang bayang hinirang lamang. But why? Ito yung tagpo na kung saan pumunta si Cornelius kay Peter. And so, anong adjustment ang itinuturo sa atin sa tagpo na ito? Yung sa mga belief natin. Our thinking and belief sa ating Panginoon. Chinalenge kasi ng ating Panginoon yung belief na meron si Peter. Ang nais ng ating Panginoon, even the Gentiles, makakilala at makasumpong ng kaligtasan. And so, ang adjustment din natin, dapat hindi lamang sa atin yung kaligtasan. Sinishare din naman, natin sa iba. And so, makikita natin dito, sa apat na ito, that we have to adjust. You have to adjust to make the change. You have to adjust to make the change. At tandaan po natin, remember that adjustment is always to the person. Katulad ng nabanggit ko na rin kanina, we adjust our life to God and not vice versa. We adjust our viewpoints to God's viewpoints. We adjust our priorities to God's priorities. We adjust our ways to His ways. We adjust our will sa will ng ating Panginoon. At kapag ito ay napagtagumpayan na po natin, then comes the next step. Naroroon na tayo. Obedience. When we follow, we have to obey. Hindi po pwedeng you will follow and then meron kang sariling paraan or gagawin. Will not work, of course. And when we follow, when we obey, yan na po puwapasok yung cost. There is cost, of course. Hindi po pwedeng wala You have to give something. The cost of obedience. Ano kaya yung cost? It will cost us 500 reals. It will cost us our wealth. Yun po ba? Yun po ba yung naiisip natin na cost? Tingnan po natin 2 Corinthians 11:22-33. Si Paul ang nagsasalita. Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I.
Are they Abraham's descendant? So am I. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more. Ano ba yung naging cost ng obedience ni Paul sa ating Panginoon? Konti lang naman eh. Diba? I have worked much harder, been in prison more frequently. Meron na po ba sa atin na kulong sa pagsunod sa ating Panginoon? Wala pa naman yata. Been flogged more severely, hinampas, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jew the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. 1 I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from robbers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in dangers from Gentiles, in dangers in the city, in dangers in the country, in dangers at sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything, I face daily pressure of my concern for all the churches. Sa dami ng kanyang mga naranasan, concern pa rin sa mga itinayo niyang churches. Who is weak and I do not feel, and I do not feel weak? He is led into sin and I do not inwardly burn. Ang sabi nga niya, if I must boast, I will boast of the things that show my weakness. The God and the Father of the Lord Jesus, who is to be praised forever, knows that I am not lying. In Damascus, the governor under King Aretas had the city of the Damascenes guarded in order to arrest me, but I was lowered in a basket from within the wall and slipped through his hands. Yun lamang po naman ang cause of obedience. In part, kay Paul. Sa atin kaya, let's reflect sometime. Ano kaya naging cause ng obedience natin? May isa nga akong narinig eh. Very comforted na eh. Sa church na ito eh. Comfort zone ko yung church na ito, kaya lumayo or something. Pagkain, ang daming pagkain dito. Transportation, ang daming magsusundo sa iyo. Kahit nasa exit 25. Diba? Kahit malayo ka pa, basta wag lang damam. Very comfortable tayo actually, ang mga Kristiyano ngayon. But not when Paul is ministering. And so the question is, mga kapatid, how do we endure the cost of obedience? How we will endure kapag ganito na rin nangyayari sa atin, na nakakaranas ka na rin ng mga hindi maganda in service sa ating Panginoon? Of course, ang kasagutan is our total dependence in Christ alone. Total dependence natin sa ating Panginoon. Yan ang kasagutan para ma-endure natin. Hindi yung dependence natin sa kay kuya, kay ate. It will not work, of course. It will not work kapag ganun. Our dependence is only upon Christ. Ang sabi sa John 15:5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. But
apart from me, you can do nothing. Napakamalinaw naman. 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Muli si Paul ay nagsasabi, yet not I, but the grace of God that was with me. Grasya pa rin ang ating Panginoon. Doon lamang tayo kumukuha ng kalakasan. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. At ito yung magandang mga verses coming from Isaiah. The Lord Almighty has sworn, surely as I have planned, so it will be. And as I have purposed, it will happen. Sometimes kasi, di ba, katulad tayo ni Moses. Lord, bulol po ako. Lord, mahina po ako. But then again, nakita natin mismo sa buhay ng mga kapatid. Kailangan lang talagang mag-step tayo sa mga comfort zones natin for us to be used by our Lord. And then sabi nga dito, kahit na hindi ka kumilos, kapag plinano ng ating Panginoon, wala po tayong magagawa. It remind us, Jonah. Kasi napaka-linaw. Surely as I have planned, so it will be. And as I have purpose, it will happen. At sabi rin sa Isaiah 46:9-11, remember the former things, those of long ago, I am God and there is no other. I am God and there is none like me. I make known the end from the beginning, from the ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. From the east, I summon a bird of prey. From a far off land, a man to fulfill my purpose. May gagamitin ang ating Panginoon. What I have said, that I will bring about. What I have planned, that I will do. And so mga kapatid, as we are walking with Christ, He lives through us to accomplish His purpose, of course, by His grace. He is the one who ensure His purpose come to pass sa ating mga buhay. And therefore, our life and our purpose in life must be based in God and His purpose if we are to live a life of fulfillment. Wala naman siguro nice dito na magdusa or hindi magtagumpay sa buhay, di po ba? Meron po ba ang nais dito? Bumagsak. Ang nais nating lahat ay magtagumpay. At sa tagumpay na yan, of course, dapat kasama natin ang ating Panginoon. Because without Christ, we can do nothing. But with Christ, we can do everything. And so sa Philippians 2:13 ang sabi, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Nais nating sumunod sa ating Panginoon? Wala po ata. Nais ba nating sumunod sa ating Panginoon? Yes. The first thing is to adjust our life sa ating Panginoon. And then, yung ating thinking dapat mabago rin. Nakatanim na dapat din sa atin yung cause of obedience. So what is key to success? What key to success ba? Sino nga ba yung merong libre? Kulang ko ba?
what key to success is having a constant relationship sa ating Panginoon. Yun lamang po mga kapatid. And everything will be given to us kapag we are in always constant relationship. Kung paano nga ang ating Panginoon, in always constant relationship with the Father, di po ba, nagawa niya kung ano ang planuhin ng ating Diyos Ama para sa Kanya. So, question 2, ponder, dito po tayo magtatapos. Is following Christ the desire of your heart? Hindi po ako nagtatanong. Isipin niyo pong nagtatanong ang Panginoon sa atin, namumusap sa atin ang Panginoon. Desire ba ng ating puso na sumunod sa ating Panginoon? To live in such a relationship with Christ that continually walk in step with Him and His way. Not by our will, not by our might, kung yes, then the first step is adjusting our life to God in obedience to Him. It goes hand in hand. Adjusting our life into obedience to Him. Yung dalawang points na ito, pag-iisahin natin as we follow Christ. Adjust our life in obedience to our Lord. Tayo manalangin. Muli po, Panginoon, marami pong salamat for this day na ibinigay niyo po sa amin. Thank you again, Lord, for reminding us time and again, Panginoon. Katulad po ng aming inawit, nais po namin na sumulod sa inyo at patuloy, Panginoon. For all eternity, Panginoon, for the rest of our lives. Kaya, Lord, patuloy po kaming namumunyapit sa inyo. Patuloy po kaming to be depende sa inyo, Panginoon. Adjust, help us, Lord, to adjust our life into your will, into your plans, kung anong pong purpose ninyo, Panginoon, sa aming mga buhay. We don't want, Panginoon, yung blunder na nangyari sa rich young ruler. But we want this to be a lesson learned from our life, Panginoon. Because we know, you said, Panginoon, everything comes to pass. Everything is written for us, Panginoon, for instructions. Kaya naman, Panginoon, patuloy mo kaming i-remind. Patuloy mong mapag-alabin, Panginoon, yung aming pagnanais na makasunod ng patuloy sa iyo, Panginoon. If there are things, Panginoon, na kung saan nagiging dahilan upang kami ay mawalay, malihis ng landas, Lord. Again, kami po ay patuloy na malapit sa inyo mapagpalang presensya, Lord. Patuloy na humihingi ng kalakasan, Lord. Patuloy na sinasabi ni David, Lord, give us a clean heart, Panginoon, and renew a right spirit, a steadfast spirit, Panginoon, within us. Muli po, Panginoon, maraming pong salamat for all the graces, for all the love. Patuloy mo pong each and every one of us, and even our family, in our family, Panginoon. Muli po, maraming pong salamat. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ, and through the guidance of the Holy Spirit.